Back to square one ang labanan sa PVL dahil umpisa na ng semi-finals round ng Reinforced Conference. Unang nagharap ang Grand Slam-seeking team na Creamline Cool Smashers laban sa defending champions na Petro Gazz Angels, kung saan na-sweep nga ng Creamline ang kanilang rival team. Tagisan agad ng lakas ang dalawang import na sina Lindsay at Yelly sa pagsisimula ng unang set. Dikitan lamang ang score ng parehong team with Petro Gazz Angels leading by as much as 2 points. Nakuha naman ang Creamline ng lead matapos gumawa ng tatlong magkasunod na puntos itong si Alyssa Valdez. Sa mid part ng set, nakagawa naman ng 6-0 run ng Creamline sa tulong ng mga service aces ni Gia Di Guzman at attack points mula kina Panaga at Galanza. May sagot naman dyan ang Petro Gazz Angels with their own mini run, kaya't naibaba nila sa dalawa ang hinahabol na kalamangan. Naka-recover naman ang Creamline matapos bumida si Valdez upang kunin ang 1-0 advantage. Scoring tandem sina Gemma Galanza at Alyssa Valdez sa early part ng second set, kung saan maagang humiwalay nga ang Creamline sa Petro Gazz. Nagpakawala ng service aces si Gemma Galanza hanggang sa unang makarating sa first technical timeout ang Creamline with a score of 8-2. Na-activate naman ang kanilang net defense, dahilan upang matapyasan ang lead ng Creamline. Gayunpaman, muling humarurot ang pink shirts with Gemma Galanza leading the offense for her team. Nakakapag-build na ng momentum ang Petro Gazz Angels, subalit errors at disorganized offense naman ang pumapatay sa kanila. Malayong malayo sa larong ipinapakita ng Cool Smashers, back with 6-point lead ang Creamline. This time si Seth Domingo scoring and soaring for her team. Tuluyang nakuha ng Creamline Cool Smashers ang second set 25-20. Down by 2 sa third set, muling uminit si Yelis Basa nang magpakawala ng tatlong magkasunod na puntos para makuha ang lead sa Petro Gazz Angels. Hindi tulad sa nakalipas na mga sets, na activate ng Petro Gazz ang kanilang mga middles. Dahilan upang muling makuha ang lead from the pink shirts. Down by 4, nagbalasa ng players ang Creamline Cool Smashers at ipinasok nga si Tots Carlos for instant offense. Naiba pa ng Creamline ang 4-point deficit hanggang sa tuluyang tinabla ni Gemma Galanza ang score sa 18. Tied at 23, gumawa ng back-to-back points si Seth Domingo upang tuluyang makuha ang third and final set 23-25. Itinanghal na player of the game si Gia Di Guzman with 4 points and 18 excellent sets. Another all-around game performance naman ang hatid ni Alyssa Valdez with 9 attacks, 2 blocks at 15 excellent receives.